will reverse Samuel. Chapter 17, reading from 32 to 40. Sundan po niya ako. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him. For thou art but a youth, and a man of war, and he a man of war from his youth. 34. And David said unto Saul, thy servant keep his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth, and when he arose against me, I caught him by the beard, and smote him, and slew him. Verse 36, thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, saying he hath defied the armies of the living God. David said moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he assayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved it. And David put them off him. 40. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shiver's bag which he had, even in a spear, and his sling was in his hand. And he drew near to the Philistine. At ay magsabi, as ay lumapit. Makikita po natin sa kasaysayan ito, ang mga sundalo ng Israel sa isang parte at ang sundalo ng mga Pilistiyo sa kabilang pong bahagi. At mula po noon sa tsampyo ng mga Pilistiyo na walang iba kundi si Gulayat, malaki po siya, he stands 9 feet, more than 9 feet, malaki, malakas, mga kapatid. Talagang nakakatakot tingnan ng taong ito. He is a giant. At siya'y sumisigaw araw at gabi na tinutuya ang mga anak at ang mga sundalo ni Israel. Sa loob ng 40 araw, wala pong nangahas na lumaban sa taong ito. Sapagkat alam nila maging si Haring Saul, nang sabi ng Biblia siya ang pinakamalaki na lalaki noong panahon yun, takot din. At isang araw inutong sa Tindisi, si David nadalhan ng pagkain ng kanyang mga kapatid. At habang naroon, habang dumating si David doon, mga kapatid, sa lugar ng digmaan, bigla na lamang lumabas uli itong si Gulayat na nagsisigaw na naman na iniinsulto ang bansang Israel. At ang sabi ni David, bakit tumatakbo ang mga tao? Ang sabi nila, hindi mo ba nakita yun? Nakakatakot, araw at gabi, hinahamon kami, walang mga kalaban. Ang sabi niya ni David, ako ang nalaban, ang sabi ng kanyang kapatid, ikaw? Bakit? Ang sabi ni David, Is there not a cause? And verse 40 said, and he drew near to the Philistine. Kahit na matapos sabihin ni David ang kanyang pong naranasan, ang sabi niya, nilalabanan niya ang leon at ang oso, pinapatay niya ito, at kanyang inaagaw ang tupa na kinakain dito, na kinakain ng leon at ng oso. Pagkatapos na masabi niya ang lahat ng kanyang mga pangako, na ang sabi niya, ang Panginoon ang makipaglaban para sa akin, at ang oso at ang higanting Gulayat ito ay hindi kakaiba sa oso at sa leon, dalabahan ko siya. Kahit na sinabi ni David ang lahat ng kanyang nagawin, meron pa rin siyang bagay, mga kapatid.
he still had to make the first step. Kahit na sa kanya, may meron siyang karanasan, kahit meron siyang tiwala sa Diyos na talaga naman dapat magkatiwalaan, sinabi na niyang lahat na kanyang gagawin, kailangan pa rin niya na humakbang. Amen. I would like to preach to thee on this topic. Your victory starts with your first step. Ang tagumpay mo, lagi nagsisimula yan sa unang paghakbang. Hallelujah. Merry Christmas for Irene to please lead us in prayer in the presence of the Lord. Praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise your name, God. Purihin ka, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, ang pinakamahalagang bahagi ng aming pong serbisyo ay mabigyan po namin, Panginoon, ng kompletong atensyon. Lord God, sakupin mo ang aming puso at isipan at aming buong katauhan upang habang ipinapahayag ang iyong mensahe ay magkaroon ka, Panginoon, ng personal na pagpapahayag sa bawat isa. Lord God, limitado ang aming kaisipan upang unawain ang mga espiritual na bagay, pero alam naming nariyan ka, O Diyos, na pumapasagit na sa bawat isa sa amin. Yamang sabi mo sa iyong mga salita na kung may dalawa o tatlong nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Kaya inaangkin namin ang pangakong ito, O Diyos, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, magpahayag ka sa pamagitan ng iyong mga salita. Gamitin po ang aming pastor, Panginoon, upang siya ay maging daluyan ng pagpapahala, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, ang iyong basbas ay sumakanya, magbigay ka sa kanya, Panginoon, ng kalakasang pisikal, ganun din espiritual. At hayaan mo, O Diyos, na naman ang iyong kalooban, ito po ang lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ito magbibigay, Panginoon, sa kanya ng lumusan, Panginoon, tapang upang ipahayag ang iyo po, Panginoong, kalooban sa iyo pong iglesia. Purihin ka, Panginoon. We claim the victory, Lord God, through your word, through your spirit, hallelujah, God. Hallelujah. In Jesus' name. Shall in we Jesus' worship. Name. Come on. Siyang malakas na malapak sa Panginoon. Malapak na may pagkakalumbang. Hallelujah. Asal na pasalamatan mo ang Diyos na kagalingan bago pa man dumating ang kagalingan. Kaya tingin sa lahat, pasalamatan mo ang Diyos sa tagumpay bago mo makamit ang tagumpay. Bago kumuko, kamayan mo yung tatlong tao, kamayan mo. Tatlo, ha? Sabihin mo sa kanya, handa ka bang makamit ng tagumpay ngayon? Handa ka bang makamit ng tagumpay ngayon? Handa na ba? Yes! Handa na ba kayo na tumanggap ng tagumpay sa mga oras na ito? Amen! Ang tanong, mayroon bang tagumpay kung walang makikipagbaka? Wala. Ang pagtatagumpay yan. Ha? Sa pagbabasa ko po ng salita ng Diyos, narinigit sa lumang tipan, sa panahon ng pakikipanglibma, mga kapatid ng bansang Israel, sa kanilang pong pakikipangbaka upang mapanatili ang bansang ito, wala po akong nabasa na hindi sila nagtagumpay ng walang pakikipangbaka. Amen. In every victory, there is always a battle to be won. Amen? Yan ang katotohanan. Walang tagumpay kung walang pakikipagbaka. At ang susi po upang makapagmatanggap natin ang tagumpay ay walang iba kundi ang ating willingness na makikipagbaka. If we are not willing to fight, we will not attain the victory in our life. Amen? Kung ninanakaw, mga kapatid, nang kaaway sa buhay mo ang willingness mo para
makipaglaban. Nagtagumpay na ang kaaway na makuha sa iyo ang tagumpay. Kung hindi ka makipaglaban, ibig sabihin, wala nang pagkakataon, talo ka na at ang tagumpay ng kaaway. Amen? Mayroon pong proseso. There is always a process to obtain victory and deliverance. Mayroon pong proseso na dapat po natin gawin upang makamit natin ang tagumpay at ang kalayaan. And the first step in that process is where your victory stands. At ang unang hakbang na gagawin mo sa proseso na yan, doon na kasalalay ang iyong tagumpay. Kung hindi ka hakbang, hindi ka magkatagumpay. Kapag ikaw ay nakipaglaban at ikaw ay nakatayo lamang, nanalo ka ba? No. Wala. Pag ikaw ay lumalaban sa anumang larangan, hindi maaari na hindi mo ihakbang ang iyong mga paa. Praise God. Amen. Sa lahat ng larangan, tayo po'y namumuhay sa lingkunan na kung saan ang mga tao ay nanghahangad ng instant na tagumpay. Kinauso yung mga instant product, instant coffee, instant milk, naka instant, instant na asawa, instant na ng boyfriend, instant na girlfriend. Gusto ng tao instant. Kaya parang kaligtasan, gusto nila instant din. Amen. Di ba? Nagtutulong ay ng instant servisyo, itaas mo lang kamay mo. Tanghapin mo lang scissors, ligtas ka na. Instant na kaligtasan, walang kahirap-hirap. Iyan ang gusto ng lipunan ngayon. A society of people who want to have something without earning it. Gusto magkaroon, iayaw naman nila gumawa para makuha nila yung bagay na yun. Diba? Parang si Juan naman. Nakatinga nga, nakatinga na ngayon, nabing bunga na mayabas. Nagantay na pumanta ang bunga. Gustong-gustong kumain, ayaw naman magsubo ng pagkain. We live in a society who wants to make something without working for it. Tama ba? Tama ba? Marami ngayon ang gusto magkamit, magkamal ng mga bagay-bagay. Hindi naman mo magawa. We want to have good jobs without working hard. Tingnan niyo mga kapatid. To have something, to gain something without working for it. Bakit nauso? Tingnan ninyo. Popular na popular ngayon ang kasino. Sino dito ang nagkasino? Wala. Dahil umahasa sila, magulong sila ng pera doon sa slot machine at lalabas sila na dala-dala ang limpak-limpak na slot. Amen? Tingnan mo ngayon kung gano'ng kasikat ang lottery, yung luto. Di ba? Bumibili ng nagbabakasakali doon sa isang ticket upang tumama sa multi-million na jackpot. Pag tumaya kayo sa luto, huwag sa kayo bigay ng tithes na pag kayo nanalo. Pero kung magbigay kayo yung sabihin na galing sa luto, ha? Tingnan niyo ang mga awiting araw-araw. Diba? Kaya mayroong awit sa amin doon mga kapatid na yung taong sa amin na sa awiting yun yung hukul. Mayroon doon isang tao na mayroon isang mag-asawa na pag-isip sa umaga wala nasisir kundi ang bilid hukul. At yung asawang babae wala nang iniintay sa kanyang buhay kundi yung kubrador. Dahil nung gabi na naginip siya ng magandang numero. Di ba? Kaya makita po natin mga kapatid, naroon din ang uso ng dadawang the rich quick schemes. May mga pyramid, di ba? Double your money, matataas na interes sa banko, magdeposito ka ng 1 million sa loob lamang ng 1 buwan,
natubo. Diba? Kaya mag-invest ka pa rin ng malaki. Pag susunod ng buwan, wala na yung bangko. Para sarado na. Mga pyramid, diba? Mga yung mga ano-ano dyan. Marami dyan ngayon. Mag-i-invest ka na, mag-i-invest. Panginoon po at Diyos po, invest ka ng invest. Pagkatapos na yung pag-invest, ay wala na rin na-i-invest. Maraming naluluko ngayon sa panahon na yun. Sabagat gusto ng tao na biglaan, instant, mga kapatid. Wala po kong laman dyan kapag ka maganda lamang at legal. Pero mga kapatid, our society is society that wants something for nothing in every part of their life. Sa tao ba nun din? We want to have good jobs. So yung magandang trabaho. Kaya hindi naman tayo nagtatrabaho, hindi naman tayo nagtatrabaho ng maayos. Hindi naman tayo nag-overtime. Diba? Kaya sabi nga noon eh, pag walang trabaho, looy-looy. Pag may trabaho na, dooy-dooy. Diba? Kung walang trabaho pa, talagang nagpapakawaw. Kaya may trabaho rin, talagang hindi ko yun naman. We want to have good friends without putting forth the effort of being a good friend ourselves. Huwag na magkaroon ng mabuting magandang mga kaibigan. Kaya naman, hindi naman kaibigan. Gusto mo magkaroon ng mabuting kaibigan, ikaw naman hindi naman mabuting kaibigan. Diba? Kaya mahirap din minsan yung tinatawag ng best friend. Ito lang may payo ko sa inyo. Hindi masama ang magkaroon ng best friend. Pero mag-ingat kayo sa inyong mga best friend. Gagrati yung panahon niya na naging yung best enemy. Meron akong pinto. Merong sikrito. May sikrito siya sa buhay. Sabi niya, kanyang best friend, alam mo ikaw ang best friend ko. Wala akong pinakakatiwala ang iba maging magulang ko. May sasabihin akong sikrito sa iyo. Ikaw na nakapaanap nito. So sinabi naman yung sikrito. Pagkaraan ng isang linggo, nagmulat siya. Madami na nakakaalam ng kanyang sikrito. Bakit? Pinuntahan yung kanyang best friend. Bakit mo sinabi? Kasi naman alam mo, alam ikaw ang best friend ko na katiwalaan. Oo nga, ang hinabihan ko naman yung best friend ko din yun na pagkatiwalaan mo din. Yung parang best friend niya, yung best friend pa rin na iba. At yung best friend ng best friend niya, may best friend din. At yung best friend ng best friend ng best friend niya, may best friend din. Kaya isang nimulaan, marami ng best friend na nakakaalam. If you want to be a good friend, na kailangan maging isang good friend ka rin sa kapwa mo. We expect, we want to have a good food. Ito yung kumain na masarap. Ayaw naman magluto. Sumabay, marami na yun dyan ng mga pasto. Diba? Kahit tayo na masarap, saan ko? Diba? We want to have a bank account, stock full of money without earning it. Gusto natin marami tayong mga pera sa bangko. Kaya hindi naman dahil yung deposito. Kaya minsan mga kapatid, nakakalungkot isipin maraming mga tao na titison sa Diyos. Ayaw ko na maglingkon. Matagal na akong humihingi na pagpalain ako ng Diyos, bibigyan ko ng pera. Kaya hanggang ngayon wala pa rin. Ang tanong, nagdidiposito ka ba? Sa bangko, makapag-withdraw ka ba kung wala kang deposit? No. Tanong ko sa inyo, makapag-withdraw ba kayo sa bangko na wala kang deposito? Hindi, di ba? Ganun din sa Diyos. Magdiposito ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong tithes. At sinisigurado ko sa iyo, oras na ikaw may pangangailangan, mga kapatid. Sabihin mo ng Lord, kailangan ko ito. Bababa sa iyo ang chicken na hindi mo inaasahan. Diba, Sister Leah? Yeah. Sister Leah, mga kapatid, pangyayari naman kasimba ng limbo. At hindi makapagbigay ng kanyang test. Hindi naman kitindihan ko nung magawin. Eh. Napagulitan nga mo dyan. Sa araw, nag-text sa atin. Pastor, pupunta po ako sa church. Sino mo nakasimba kahapon? Magbibigay ko ng test ko. Masabi ko sa kanya, ah, okay lang sis, kahit na sa kanya lang. Sabi, sa iyong pastor, sa akin hindi ko hindi. Kaya wala ang mawala naman ng pagpapala, nabunat ako. Amen? Amen! Totoo!
kinabukasan po ang ating espiritual na pamumuhay. Bakit? Sa aming espiritual, umaasa tayo na maging malapit tayo sa Diyos. Pero wala naman tayong ginagawang panahon para sa Kanya. We want to be close with God. Pero hindi ko man nabigay ng kahit 5 minuto o 10 minuto para pumunta sa isang tabi o kaya lumuhod at makipag-usap sa Panginoon. Amen! Because we want to gain something without doing nothing. We expect to know the will of God, but we haven't listened to Him. Gusto natin lumago sa salita ng Diyos, hindi ka naman umatin ng Bible study. Hindi mo naman nabubuksan na yung Biblia. Kaya ka na nakabukas ng Biblia, hindi nakakahiya mag-araw ng Linggo pag sinabi ni Pastor, let us open our Bible, hindi ka magbukas ng Biblia mo. How can you expect to know the will of God? The only way that you will know the will of God is through His Word. Sino dito ang nakapagbukas ng kanyang Biblia? Simula lunes sa Pambernes. Yes, Lord. Oh, malalaman ko naman yan eh. Kasi, sa totoo lang mga kapatid, alala ko nung isang business na may pumula. Pastor, maganda yung Biblia ni Pastor. Pero yung kasama ay, ako bakit? Ay, tanong yung kanyang Biblia bagong-bago, yung luma na eh. Sabi ko, mas maganda ito dahil lagi yung binabasa. Yung isang bagong hindi binabasa, ay bago pa rin. Yung lumang Biblia, yun ang luma, mga kapatid na maganda. Kasi lagi yung binabasa ng nangyari. We expect to be able to feel God, but we haven't submitted our mind, our body, and our soul. Nais po natin mga kapatid na maramdaman po natin ang presensya ng Panginoon kung hindi natin isinusuko ang ating buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa sa Kanya. Amen? Kung hindi po tayo magiging maingat, maghahangad tayo ng tagumpay na kailan hindi narating sapagkat hindi tayo lumalaban. Bilang church at bilang individual, dapat lagi nating sabihin, mga kapatid, I want to have victory in my life and I am not afraid to take a stand for it. I want victory in my church and I'm willing to work for it. I want victory in my family and I'm willing to fight for it. Yes. Amen? Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Sipin nyo, binigyan nyo ng Diyos ng ano? Ng kapangyarihan upang inyurakan ang lahat ng mga bagay ng kapangyarihan ng kaaway. Iniwala kayo nito? Amen. That God has given the authority? Amen. But, He did not see, He would do the training for us. Marami na sa atin, sabi niya, ah, sabi ng Panginoon, bibigyan ako ng kapangyarihan. Ibinigay sa iyo, ikaw ang dapat kumilos. Ikaw ang dapat umapak sa kapangyarihan ng kaaway. Hindi po sila din ng Diyos na siyang umapak. Ikaw, dahil sa iyo ang kapangyarihan. Amen. Amen? Kung nais po natin na makakita ng tagumpay sa ating pong buhay, dapat baka maging kumilos po tayo. Ano mang mga bagay na alam natin, hindi kalugod-lugod na nakaharang sa ating daanan, damputin po natin yan at inagay po sa basurahan. Ano mang bagay na nakakatisod sa ating harapan, damputin mo yan at inagay mo sa basurahan. Sa paglakad natin sa Diyos, always remember, marami po mga katilisuran yan.
At ang nakakalungkot sa atin na ang nakakatison o ang nakapampanapa sa atin ay hindi yung mga malalaking katitisuran, kundi yung mga maliliit. Wala pong isang tao na titison sa ganito kalaking bato. Dahil pag natison ka, katangahan mo na yan. Pag ganito kalaking bato, hindi ka matitison dito, nauumpog ka. Kaya minsan, kita mo man, may mga batong na yan, ahiyaya, maliit naman yan. Yung minsan na nabiging nagkatitisuran sa akin, yung maliliit na bagay, na akala natin walang buwinta, akala natin walang halaga, yung wala nang nabiging nagkatitisuran, ingatan po natin, maliit ba yan o malaki na alam natin, makapagpatisod at makakahadlang sa ating pagbunigod sa Panginoon, tanggalin mo yan, ilagay mo sa kasuraan ng iyong buhay. It is up to us to make the first step and go after the victories that we want to see in our lives. If you never make the first step, you will stay exactly where you are right now. If you're ever going to get from here to there, you're going to make some steps. And God is looking for some people who know how to get there. Gusto mo ba makarating doon? Gusto mo ba magtagumpay? Kailangan gumawa ka ng palakpak. Hindi ka nakarating mula sa iyong bahay hanggang ang simbahan ito kung hindi ka gumawa ng palakpak. Amen? At ang Diyos po ay umahanap ng mga tao na alam nila kung paano sila makarating sa kanilang pupuntahan. Hallelujah! Ang sanlibutan na nakapalibot sa atin, the world around us wants to reap without sowing. They want to receive without giving. They want to partake without participating. But God is looking for some people whose legs are not broken, whose legs have not been cut off. God is looking for somebody who is willing to step out and go after those blessings. Yes. Hallelujah! Gusto ng sanlibutan, umani, hindi naman ang tatanim. Ang inaani ay ang tanim ng iba. Diba? Kasarap naman ng ano? Kasarap naman ng malunggay. Eh di magtanim tayo, baka ba magtatanim ka sa aming bahay, marami? Ano di ba magtatanim, meron naman sa aming bahay? Diba? Gustong tumanggap, ayaw naman magbigay. The Bible says, it is better to give than to receive. Tinan yung prinsipyo ng tao. Magbigay ka, bibigyan mo. Ang sabi ng Diyos, magbigay ka muna at ikaw ay bibigyan. Ang sabi ng tao, ipakita mo, maniwala ko. Ang sabi ng Diyos, maniwala ka at makikita mo. Diba? Gusto mong tumanggap ng pagpapala, ay lagi lamang nakaikaw, magbiyong ka ang iyong kamay. Diba? Paano kang tumanggap ng pagpapala? Kung nakaikaw ang kamay mo, magbukas ka. Amen. Magbigay ka. At sa pagbibigay mo, bukas ang palad mo, may magbibigay din yan. Ang sabi ng Biblia, magbigay ka at ikaw bibigyan, siksik, liglig, at umaapaw. Di ba? Kaya minsan ayaw. Binigyan din ang Diyos ng 100 piso. Tinanggap natin. Nakaikaw ang kamay. Dumating ang susunod na blessing, 1,000, ay ayaw mong bitawan yung 100. Ayaw mong buksan dahil kung binukas mo, alam mo magbibigay ka ng 10 piso doon sa 100. Eh dumating ang 1,000, hindi kami makatanggap na kaikom yan. Pero pagtanggap mo ng 100,
pag ikumay ng buksan mo, ibigay mo ang ikapok ng Diyos doon, mga kapatid. At yung ikapok na yun ay ibabalik ulit ng Diyos iyo ng higit na mas malaki, siksik, umaapaw, mas malaki. If you want to give, if you want to receive, give. Amen? They want to partake without participating. Gustong makibahagi ay hindi naman nakikisa. Paano yun? Gusto makibahagi sa ganito ay hindi naman siya nakikisa sa samahan. May tapungan tayo dito. Okay, may tapungan tayo dito sa 10 piso. Dahil tayo nagkaroon tayo ng kaunting salosalo. Ay gusto pumunta doon sa salosalo, hindi naman nagbigay na sa akin ng 10 piso. Diba? They want to partake without participating. Pero mga kapatid, ang Diyos po yung mahanap ng mga tao na hindi po bali ang mga paa, na pwedeng humakbang, mga kapatid, at humahanap ng mga tao na handang humakbang upang tanggapin, upang yapusin, upang kamtin ang pagpapala na nais ng Diyos ibigay. Alam niyo ba ang pagpapala? Dumadaan yan? Pagdaan ng pagpapala, anong gawin mo? Titingin ka lang? Ay, may pagpapala, oh! Ganun ba? Para matanggap mo, no! Pag dumaan ang pagpapala, humakbang ka, tanong din mo yan! Amen! Amen! Paano naman, pastor, yung mga anak ng Israel? Palagi sila nagre-reklamo. Palagi sila nag-uungol. Palagi sila nang-dududa. Eh bakit ginamit pa rin ang Diyos ang walang dagat para sa kanila? Kung manaman ano, bakit nga naman ang bansa ng Israel? Reklamado, complaining, murmuring, always doubting. Pero bakit? Binigyan pa rin ng Diyos ng daan para makatakas kay Paraon. Hindi po hinati ng Diyos ang pulang dagat dahil lamang sa bansang Israel. Parang ganyan ba, no? Hinati ng Diyos ang pulang dagat sapagkat mayroong isang tao na nanampalataya. Nung naroon sila sa tabi ng pulang dagat, ano ang sa puso ng bansang Israel? Pagdududa, walang pananampalataya. Kaya hindi binuksan ng pulang dagat para sa kanila lamang. Binuksan ng Diyos ang pulang dagat dahil doon sa isang tao na mayroong pananampalataya at naniniwala na ang kaligtasan ay darating. Amen! Amen? Hallelujah! Hindi iniligtas ng Diyos ang pamilya mo. Dahil lagi kayong sumisimba. Hindi iniligtas ng Diyos ang pamilya mo. Dahil kailangan nilang kaligtasan. Iniligtas ng Diyos ang pamilya mo. Dahil meron pong isang naniniwala at nanampalataya na magkaroon kayo ng kaligtasan. We don't need salvation. Hindi na lang kailangan ng kaligtasan nung panahon. Hindi po wala pang isang naging paglaban at nanampalataya na magkaroon kayo ng kaligtasan. Hindi ako magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, kung walang isang Sister Grace na naniwala at nanampalataya na magkaroon ako ng kaligtasan sapagkat nung panahon yun, hindi ko kailangan ng kaligtasan. Amen. Amen. Right? Amen. Hallelujah! Mayroong isang tao na nagsasabi, I know God can make a way. At nung si Moses, mga kapatid, ay tumayo doon sa tabi ng pulang dagat, mayroong pananampalataya sa kanyang puso na magagawa ng Diyos ang mga bagay na imposible. Itinaas niya kanyang tungkod at nabuksan ang pulang dagat na hati ng karoon ng lupang tuyo upang magkaroon ng kaligtasan at kalayaan ang bansang Israel. That is the power of intercessory prayer.
nag-intercede si Moses sa baba doon sa bansang Israel. Dahil ang bansang Israel walang pananampalataya. Puno na ng pagdududa, puno na ng pagreklamo at pag-alinlangan. Pero mayroong isang tao na namagitan sa bansang Israel na ang sabi niya, Panginoon, kung sila ay iyong parusahan, kung sila ay iyong patayin, alisin mo na rin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Mayroong isang hope na namagitan sa Sodom at Gomorrah kung bakit mga kapatid hindi napahamak ang pamilya ni Lot. Hindi napahamak si Lot kung bakit mayroon nakaligtas sa kanyang pamilya. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung may 40 ba na matuwid sa Sodom at Gomorrah, iyong gumulawin ang sabi ng Panginoon, hindi. Alang-alang sa 40. Kung may 30, Panginoon, hindi alang-alang 30. Kung may 10, Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi alang-alang sa 10. Alam mo na may pagbarahin pa si Abraham? Ay maaaring marami pang maligtas. Kung sinabi siya, Panginoon, 5! Dahil naroon ay, naroon 4! Sana naligtas na yung usawa ni Lord dahil 4 naman sila eh. Pero sometimes mga kapatid, ang power po ng intercessory prayer, huwag po natin mga kapatid ipag walang mahalat. Kailangan ng Diyos ang mga tao na mayroon pong kabigatan sa intercessory prayer. Anong intercessory prayer? Isang panalangin na mamagitan ka noon sa isang tao. Mamagitan ka. Maaaring minsan ikaw ay nanalangin. Hindi mo alam kung sino ang pananalangin mo. Pero sabihin mo, Lord, ang pananalangin ko ito, alam ko may isang tao na nanalangin ito. That is an intercessory prayer. Bakit binuksan ng Diyos ang pulang dagat upang magkaroon ng kalayaan ang bansang Israel? Hindi po dahil sa kanilang pagreklamo. Hindi po dahil sa kanilang pag-murmur. Hindi po dahil sa pagdududa ng mga tao. Nabuksan ang pulang dagat dahil sa pananampalataya ng isang tao na gumawa ng hunang akbang at nagsabi, mayroong kaligtasan na ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Exodus chapter 14. The Lord shall fight for you. The Lord shall hold your peace. Verse 15. And the Lord said unto Moses, wherefore Christ thou unto me, speak unto the children of Israel, that they go forward. Amen. Pag sinabi mong go forward, kailangan humakbang ka. Panginoon, paladag na, paano kami makahakbang? May pulang dagat sa harapan namin. Paano kami makapagpatuloy? Hindi kami pwedeng bumalik. Naroon ang mga kalaban. Naroon ang mga sundalo ng Paraon. Paano kami pupunta sa kanan? Naroon ang malaki, ang mga swamp. Paano kami pupunta sa kanan, sa kaliwa? Naroon ang matataas na mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, go forward. Go forward. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang kalagayan natin sa buhay, kung mayroon kang pananampalataya at mayroon kang pananalig, hallelujah, sa pangako at sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang paghati ng pulang dagat, maaaring hindi maunawaan ng bansang Israel. Ang pagkaroon ng tuyong lupa, maaaring isang kamangamang bagay, mga kapatid. Pero mga nabinday, kung sabihin sa inyo, kung hindi pananampalataya si Moses, kung hindi nagkaroon ng pagtitiwala si Moses sa Diyos, hindi po nangyari ang mga bagay na yun. Hindi po ang paghati ng pulang dagat ang nagligtas sa bansang Israel. Hindi po yung tuyong kalsada ang nagligtas sa bansang Israel. Hindi po ang haligin apoy at ang haligin ulap ang nagligtas sa bansang Israel. Ano po ang nagligtas sa kanila? Ang nagligtas sa kanila ay yung kanilang paa na gumawa ng unang hakbang upang tumawid doon sa tuyong dagat, sa tuyong dalupain, sa gitna ng pulang dagat. Amen. Kung hindi sila humakbang, anong nangyari? Kung tumigil lang sila doon, meron ng daan, tumigil sila, abot pa rin sila. Di ba? Pero dahil sila humakbang, they make the first step. At ang unang hakbang na yan, ang nagbigay sa kanila ng tagumpay at ng kalayaan. Hallelujah! First Samuel chapter 23.
ng mga tao na matapat kay David. This be the names of the mighty men of David had. The Tahunite that sat in the seat, chief among the captains, the same was Adino the Ishmaelite. He lift up his sword spear against 800 whom he slew at once. And after him was Eleazar, the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines, that they were gathered together to battle, and the men of Israel were cut away. Verse 10. He arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword, and the Lord brought a great army that day, and the people returned after him only to spoil. Verse 11. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite, and the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lintels, and the people fled from the Philistines. Verse 12. But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines, and the Lord wrote a great victory. Mayroong tatlong tao na matapat na naglilingkod kay David. Si Adino, si Eleazar, at si Shammah. Nabasa po natin kanina ang kanilang ginawa na kabayanihan. Pero nais ko pong i-focus natin ang ating paningin sa isang espesyal na tao para sa akin sa tatlong ito. Si Shammah. Ang sabi ng Biblia, nilusog ng mga Philistines ang Israel, at noong kanilang nilusog, nagtakbuhan sila. Pero isang tao lamang, mga kapatid, ang nagdesisyon na tumayo at maging paglaban. The Bible says, he stood in the midst of the ground and defended him and slew the Philistines. May panahon na dapat nating maunawaan kung kailan tayo lalaban at kung kailan tayo tatakas. Amen? Malinaw na sinabi ng Biblia na nilusog ng mga Pilistino ang mga tao ng Diyos. Ito po ay panahon ng pagipangbigma ng bansang Israel sa mga Pilistino. Tingnan mo natin, bakit? Why did the enemy came to that place? Dumating po ang kaaway sa Israel, dalawang dahilan naman. Una, to inflict casualty. At ikalawa, to destroy the crops. The lintels is a high protein soak before cooking. Alam ng Pilistino na kapag kanasugatan nila ang mga Israelitas, at kapag kadumating sa puntos ng mga Israelitas, ay magugutom na dahil wala silang makain, madali nila itong matalo at madali nila itong maalipin. So walang ginawa ang mga sundalo nito, kundi winasak nila ang lahat ng mga pananim ng mga Israelitas. At ang lahat, mga kapatid, na sumalubong sa kanila ay kanila pong kinataga, sinasaktan. At ang sabi ng Biblia, tumama sila lahat. Ganon ang dahilan kung bakit ang ating kaaway, kung bakit ang diablo, mga kapatid, ay umaatake sa ating buhay sa dalawang kadahilanan upang tayo saktan at upang wasakin ang ating mga kabuhayan. Inaatake tayo ng diablo upang manghina po tayo, upang madali po tayong sumunod sa kanyang kagustuhan. Winawasak niya minsan ang ating mga trabaho, winawasak niya ang ating mga finances, winawasak niya ang ating mga livelihood. Ngunit nais ko kong sabihin sa inyo, mayroong isang sikreto na dapat niyong malaman. The devil and the world doesn't mind us having a church right now. Hindi po tayo pinapakialman ng diablo sa ating pananambahan niyo. Hindi siya nakikialam sa ating pag-aawitan. Hindi siya nakikialam sa pangaral na yun ng salita ng Diyos. Wala siya, hindi siya nakikialam sa lahat ng bagay na ating ginagawa. That is the devil. Pabayaan rin niya sa timba.
mainit na salita ng Diyos. Pabayaan niya sa lahat ng bagay na gusto mo. Because he don't care about us. Pero, pag nag-decide ka sa buhay mo, nahahakbang ka at labanan mo siya, doon ang magsimula ang problema. Kung ganun, Pastor, dayaan ko lang para siya. Hindi ko lang siya labanan. Kasi kung nalabanan ko ang diablo, may problema ko. Bahay mo lumaban ang amat, eh hindi, mga kapatid, may problema ka pa rin sa diablo. Dahil, mga kapatid, pag hindi mo lumaban, talo ka niya sa lahat ng iyong ginagawa. Sapagkat ang ginagawa mo ay pipilitin ka ng diablo ng gawa ng mga bagay na maalwan sa buhay mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Talo ka pa rin. Pero pag lumaban ka, mayroon ka pang pag-asa na matalo siya. Amen. Pag hindi ka lumaban, wala kang pag-asa manalo. Amen. Pero parang simula ka ng humakbang, haleluya, upang labanan siya, aatakihin ka ng diablo pag nagsimula ka ng manalangin. Pag nagsimula ka ng magbigay, pag nagsimula ka ng mag-ayuno, aatakihin ka ng diablo pag nagsimula ka ng umabot ng mga kaluluwa, mag-witness para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Aatakihin ka ng diablo kung mag-desisyon ka na, mga kapatid, na hindi ka mananatili sa kalagayan mo ngayon, kundi nais mo pa na lumago at lumago sa iyong pananampalataya, sa iyong pagkakilala, sa iyong pagtitiwala, at sa iyong pananalig sa Diyos. Amen! Habang wala tayong ginagawa, walang threat sa atin ang diablo. Pero mga kapatid, kapag nagsimula po tayo maging excited sa pagdating po natin sa Panginoon, at nagsimula tayong itaas ang pangalan ni Jesus sa ating buhay. Doon na magsimula mga kapatid na hindi na mag-intindihan ng diablo ang kanyang gagawin. Hallelujah! Doon na magsimula na atakhin niya tayo. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang sabi ng Biblia, walang almas, mga kapatid. No weapon against me shall prosper. Walang almas ang kaaway, mga kapatid, na mananagumpay laban sa iyo. Ang sabi niya kanila, binigyan tayo ng kapamalaan, ng kapangyarihan, laban sa kapangyarihan ng kaaway. Amen. May kapangyarihan ng kaaway. Pero ang sabi ng Biblia, may otoridad tayo laban sa kapangyarihan ng kaaway. Hallelujah. Ano ang natampuan ng kaaway? The people fled from the Philistines. Makita po natin, nang dumating ang kaaway, ang mga taong ito ay tumakas. At nakita po ng mga Pilistiyo, walang oposisyon. Aha! Walang kalap, walang lumalapan. Ganun din minsan mga kapatid. Tuwang-tuwa ang demonyo sa buhay natin pag nakita niya hindi tayo lumalaban. Amen? Kaya ang ginawa nila, kanilang binasak ang lahat ng mga pananim ng mga Israelitas. Sometimes, we are afraid to stand. Sometimes, we are afraid to fight. Sometimes, wala po tayong courage upang tumayo at humakbang upang labanan ang kaaway. The Bible says, no one stood. Ito ang nakita ng diablo, ng Pilistiyo. Pero tayo ka muna. Devil, you neglect one. Parang diablo, aha, tagumpay na ko. Tayo ka muna, demonyo. Meron kang isang hindi napapansin. Naroon si Siyama, tumayo at handang lumaban. Yun ang gusto ng Diyos. Mayroong isang Siyama pang nakita niya na wala natin paglaban. Gusto niyo makita mayroong isang Siyama sa church na tumatayo, lalaban ako sa iyo. Lalabanan ko ang anumang mga bagay na nangyayari kung ang mga sakit ang aking mananampalataya, ang aking pamilya, ang aking mga pag-aari, ang aking simbahan. Hallelujah! The Bible says that Siyama stood. Kahit ang hulugan ng kanyang buhay, lumaban pa rin siya. Ang tanong ngayon sa ating mga ito, is your walk with God worth fighting for? Ang paglakad mo ba sa Panginoon, karapat dapat mo ipakipaglaban? Ang iyong sitwasyon ba ngayon ay karapat dapat mo ipakipaglaban?
Pwede po tayo mga kapatid. Marami po mga Kristiyano ang tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon at bumalik sa sanlibutan sapagkat hindi po nila mga kapatid ipinakipaglaban ang kanilang paglakad sa Diyos. Hindi nila ipinakipaglaban ang kanilang sitwasyon sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pwede tayong tumakas at magdago at hayaan natin na wasakin ang away ang ating buhay, wasakin ang away ang ating pamilya, wasakin ang away ang ating mga pag-aari, o mag-decide tayo na tumindi, humakbang at lumaban kagaya ni Siyama. At ang sabi ng Biblia, ang Panginoon gumawa ng dakilang pagtatagumpay. Amen. Humakbang si Siyama, lumaban siya, gumawa ng dakilang pagtatagumpay ang Panginoon. Nais ko po mga kapatid, ipakabuti sa bawat sa atin ngayon na magkaroon tayo ng positibong kaisipan sapagkat mayroon na pong daan na ibinigay ang Diyos sa atin upang tayo'y magtagumpay. Pero kung nais natin na makita ang tagumpay, kailangan gumawa tayo ng unang hakbang sapagkat ang unang hakbang ang siya mga kapatid, ang paraan upang matanggap mo ang tagumpay. Your first step against the enemy. The first step of achieving victory is you making the first step against the enemy. Hindi mo napakinggan. Ang unang hakbang upang matanggap ang tagumpay ay ikaw mismo ang unang humakbang laban sa kaway. Yan ang nilunawaan. Gusto nyo na? Gusto nyo ba magtagumpay? Amen. Ang unang hakbang para ka magtagumpay ay humawa ka ng unang hakbang upang labanan mo ang kaway. Amen. The army of Jehoshaphat said, we will make the first team, we will sing, and we will praise. The three Hebrew children said, we will make the first team, we will stand instead of bowing. Sabi na rin, hindi naniyuyuko. Kami tatayo, yan ang unang hakbang namin gagawin. Ang sabi ni Daniel, nagawa ako ng unang hakbang, manatili akong nananalangin. Ang papatuloy ako sa aking mananalangin. Hallelujah! Ang babae na inaagasan ng dugo, mga kapatid, sa loob ng 72 taon, ang sabi niya, nagawa ako ng unang hakbang, magpapatuloy ako, I will press on, hanggat hindi ko nahawakan ang laylayan ng kanyang damit, hindi ako titigil sa paghakbang! Hallelujah! Ang sabi ni Haring David, ang sabi ng lalaki na inaalihan ng demonyo doon sa Gadara, gagawa ako ng unang hakbang, tatakbo ako sa Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Ang sabi ng lalaki doon sa Kapernaum na inaalihan ng demonyo, gagawa ako ng unang hakbang, pupunta ako sa church. Ang sabi ni David, gagawa ako ng unang hakbang, hallelujah, pupunta ako at labanan ko si Goliath. Amen. Ang sabi ni Pedro, gagawa ako ng unang hakbang, ipangaral ko ang mensahe ng kaligtasan. Ang sabi ni Pablo, gagawa ako ng unang hakbang, pahayo ako at ipangaral ang ebanghelyo. We've got to make a step. Dapat gumawa ka ng hakbang. Gusto mo malaman kung saan nagsisimula ang tagumpay? It is right after. Amen. Gusto mo magkaroon tagumpay? Ang pinagpula niya doon sa unang pag. Amen. Minsan ang nakakatay, matagal na tayo nakaupo dyan sa upuan niya.
bakit parang hindi pa rin kumikilos ang Diyos kaparaanan ng gusto natin na kumilos siya? God, hindi ba blessing? God, yung regalo blessing, bakit hindi mo pa ako nabibless? Lord, you are a God of healing. Bakit mo pa ako hindi pinapagaling? Lord, you are a God of comfort. Bakit aking malungkot pa rin ako? Bakit? Sapagkat minsan hindi po tayo tumatayo sa ating mga paa at humahakbang upang lampanan ang mga bagay na humahadlang at sumisira sa ating hinahangad at tagumpay. There's victory in our church, but we've got to make the first step. There's victory in your personal life, but you've got to make the first step. There's victory in our homes, but we've got to make the first step. There's victory in my depression, but that you have been fishing, but you've got to make the first step. There's victory in the loneliness you've been dealing with, but you've got to make the first step. There's victory in the problem you've been struggling with, but you've got to make the first step. There's victory in that sickness you've been fighting, but you've got to make the first step. There's victory in whatever situation you are facing right now, but you've got to make the first step. Amen. Ito ay tumutukoy sa inyong personal, individual situation. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Praise the Lord. You can have victory, but you got to make the first step. Amen? And when you make that first step, it's got to be centered. Amen. Alam mo siya. Huwag kang haakbang na ang hakbang mo hindi nakasintro sa Panginoon Jesus. Huwag kang haakbang na ang hakbang mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? The steps of a righteous man are ordered by the Lord. Amen. At kapag ikaw ay humakbang na, nasa nananakasintro na sa ating Panginoong Jesucristo, at kapag ikaw ay nasa gitnaan na ng digmaan ng iyong buhay, huwag mong sabihin na ikaw ay malakas. Huwag mong sabihin na ikaw ay matatag. Ang sabihin mo, my God is able, my God can do it, my God can bring. My God is able. My God can do it. My God can bring the victory. Maaring madapa ka, pero sabihin mo, my God is able. Maaring gumulong ka, pero my God is can do anything. Hallelujah. Maaring matumba ka, sabihin mo, my God can bring victory. Amen. Hallelujah. Then send to the Philistine. Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou defiest. Sabi niya, aha, bulayat, kaparindukat, may tamak, may karasan, may sibat. Ako naman na parito sa pangalan ng aking Panginoon. Hallelujah. Everything we do, let it be centered on Jesus Christ. And then in verse 14, and it came to pass, when the Philistines arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted, ano ginawa niya? And ran toward the army to meet the Philistines. Paano na kami tinabi ng tagumpay? Dahil siya yung umasa lang sa Diyos. Paano na kami tinabi ng tagumpay? Dahil hindi wala lang sa Diyos. No. Nakamit yung tagumpay sapagkat umakbang siya at sumukol sa kaaway niya. Amen. Woo! Tatayo po tayo lahat mga pwede.
lugar na ito at mag-declare ng digmaan sa laway. Somebody needs to declare war against the devil. Matagal na po tayong tinatadyakan ng away. Matagal na tayong nakipaglaban. Bakit hindi po tayo nanalo? Ngayon, gumawa ka ng unang akbang. Humakbang ka at tingnan mo ang pagdadala ng Diyos na tagumpay sa buhay mo. Oh! Glory to God. Make the first step. Wage war on this depression. Wage war on uncertainty. Wage war on sadness. Wage war on selfishness. Wage war on laziness. Wage war on sicknesses. Wage war on doubt. Wage war on the flesh. Wage war on unworthiness. Wage war on materialism. Wage war on the devil. Wage war on opposition. Wage war on weakness. Wage war on TV addiction. Wage war on disunity. Wage war on everything that opposes and hinders the work of God. Amen. Umakbang ka sa altar nito. I-declare mo, magipaglaban ka ngayon. Hallelujah! Sa iyong depresyon, labanan mo ang kalungkutan. Labanan mo maging mga sarili. Labanan mo ang pagdududa. Labanan mo ang iyong laman. Labanan mo ang mga bagay na sanlibutan. Labanan mo ang anumang bagay na umaadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Your first step is to make your first step. Your first step is to be. Your first step is what will bring you. Your first step is your eternal life. Kahit mga umakbang sa tagumpay, umakbang ka sa altar. May depression ka, labanan mo. May karamdaman ka, labanan mo. Mayroon kang pagdududa, labanan mo. Come on, bakit hindi ka humakbang patungo sa altar? Humakbang ka ng pakikipaglaban sa lumang bagay na umaadlang sa pagtatagumpay mo sa panilingkod mo sa Panginoon. Ang iyong tagumpay na inangad, magsisimula yan sa unang hakbang na gagawin mo yan. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. That's it. Come on. Sabihin mo, Panginoon, matagal ko na, Panginoon, patagal na ako. Patagal na ang aking pagkipaglabang ito. Datapwat, hindi pa rin ako nagtatagumpay. Panginoon, sa mga oras na ito, ibibigay ko ito sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Gagawin ko ang lahat ng bagay nito, Panginoon, na ikaw ang mamumuna. Isisintro ko, Panginoon, na ating buhay. Isisintro ko siya ang kaisipan. Isisintro ko siya ang puso. Isisintro ko siya ang aming kalakasan. Isisintro ko, Panginoon, siya ang aming kaluluwa. At ayahan ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang umakbang para sa akin. Ang gagawin ko lang, Panginoon, gagawa ko ng unang hakbang, Panginoon. Hakbang ng pagkitiwala, hakbang ng pananampalataya, hakbang ng pakatiyakan, hakbang ng pagkikipagbaka, sapagkat alam ko na ang tagumpay ay nakahanda na para sa aking unang hakbang na gawin. Hallelujah! Come on! Matagal mo nang naramdaman ang mga bagay niyan sa buhay mo. Maaaring matagal mo nang pinaglalabanan ang mga bagay sa buhay mo. Pero wala ka pa rin tagumpay